Frame. Lalagay tayo ng sink or talso. Kasi itong simento, hindi sa level. Kasi ako rin na patag. So, isip tayo. Samahan natin yung kapatalo ng frame. Dapat plus. Tapos pawatin natin ang lapang taas. And then 121.3 dito 121.4 1mm. Tapos bago natin itap, pawatin natin dito, ikisin nyo kung parehas kailangan, parehas sa suwat. Yan, difference yung 160. So, walang perfect siya, palado. Double check. Kasi pag ginagdag salamin at hindi kwalado, baka problema kayo pagtabas, mahirap tabasin ng maliit na salamin. Ayun, okay na. Kwalado na siya ngayon. Tapos, i-level naman natin. Kamalangan, unang sukot ang anong level nila ito, kung nasa yung bubbles, dapat dito rin sa ugla. So, alam mo, pare siya para sigurado ng patag yung hindi pilipit. Yung gagawin natin, ano, frame. Double check. So, okay naman. Okay siya. Dalawa lang, dito. Dito lang level, saka dito. Pag nagpatag itong dalawang side, sabi sabihin, patag na rin siya doon. Hindi na kailangan apat na gamitan ng bar level. Kung wala kayong bar level, pwedeng ipatong sa stand para masilip yun. Siyempre, DIY tayo eh. So, pwede na siyang itak ngayon. So, itik natin dito. Saan natin tikit dito. Ang tirahe. So, pwede, depende sa kapal. Para hindi magbutas yung trabaho natin. Ito nasa 70 amps. Kasi, yung kurente ito, mababa, mataas, mababa, mataas. Pagpareng ko hanggang medyo mababa kasi wala nang transformer sa sarili. So, ispat na natin. Yung double check. Hindi kumalaw. Okay naman siya. Parehas. Miss, kwalado rin yung frame. Tapos, lagyan natin ng brace para siguran mo pag sinubi-leveling. Kahit dalawang side down, hindi na yung gagalaw. Ganyan lang siya, okay na. Ngayon, glalalas yun. Isang patayo rito. Kasi apat na fossil eh. I mean, dalawa rito. Sabihin natin kung eskwala dito. Hindi, wala sa eskwala. So, tutunin natin konti. Para eskwalado siya.
Itunan natin ngayon to. Okay. So, atin magpabila.